It's Ching Time! Learn and earn! Kasama ang Pambansang Wealth Coach! Pambansang Wealth Coach! Chinky Tan! Wow, after think about it, for the first time on this program, makakasama po natin ang nag-iisa tinitingala ng lahat pagdating sa paghawak sa pera. It's Ching Time with one and the only Chinky Tan! Morning, hi there. Good morning. Good morning, Chinky. Anong good morning, Dinjay Chacha. Anong tinitingin po sa kaliwa? Kuya Ted. Tumitingin si Chinky sa kaliwa eh. Sinong nasa kaliwa, Chinky? Hindi, tinitingnan ko yung monitor ninyo. Siyempre naman, nagmo-monitor din ako ngayon. Okay. Maraming salamat, Kuya Ted. Sige, so bago ang lahat, ano po, mga kapatid, tayo po ay nagbibigay po ng taos. Pusong salamat kay Ginoong Chinky Tan sa pagbibigay pagpapaunlak po sa ating imbitasyon na siya maging bahagi po ng ating programang ito. Araw-araw po ito ha, nang walang kaukulang bayad. Wow. Yun ang pinaka-importante. Yan ang serve the people talaga. Yun ang catch doon. Wala itong bayad as in kawang-gawa po ito. Serving the people this morning. Start po ng ating pong segment na ito, Ching Time. Kaya po again, Chinky, from the heart, maraming salamat sa iyo. Thank you. Basta sa iyo, Kuya Ted at saka DJ Chacha, walang problema. Okay, sige. So, pinakamaganda kayo, simulan ng kagad natin kasi meron siya programa ng 9 o'clock eh. Oo. Okay, anong station yun, Chinky? Okay. Ito na. Signal Channel 1. Okay, sige. Budget. Okay, Chinky, marami sa atin na nagkakaroon ng mga news solution, no? Mga plano tungkol sa gastos, etc. Ikaw, kung tatanungin ka namin, paano ba dapat simulan ng taon sa usapin ng, you know, paghawak sa iyong pera, kung may pera ka, o kaya kung wala ka namang pera, paano ka magkakapera kaya? Iyon ang madalas na ginagawa ng karamihan ng tao. Ang gusto nila is madagdagan agad ang kita, 'di ba? Pero ang pagdagdag ng kita, hindi mo control 'yan kasi syempre didiskarte ka pa, mag-iisip ka pa. Pero ang unang dapat nating gawin sa New Year's resolution pagdating sa pera is bawasan ang paggastos. Kasi pag sinabi mo bawasan ang paggastos, kaya mo kontrolin 'yan eh. That I always tell people, stay to mindless shopping. So, bye-bye muna sa mga 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, hanggang 12-12. O, ang bye-bye muna. Pansamantala. Oo, lalo kung di mo kaya. Diba? Yan ang problema kasi karamihan ng tao. Gumagastos na higit pa sa kanilang kakayanan. Ito parati ko sinasabi, Kuya Ted, at saka DJ Chacha. Sinasabi ko, ang perang hindi mo ginastos ay dagdag kita mo. Ulitin ko. Ang perang hindi mo ginastos ay dagdag kita mo. Ang perang hindi mo nga ginastos ay dagdag na kita mo. Ganda. Talaga namang kumbaga naka-save ka nga, no? Pero Chinky, paano doon sa mga tanong mo nga kanina earlier cha, no? Sa mga negosyante ngayon, maliliit na mga negosyante na nahirapan na nitong 2020. Ngayon papasok ang panibagong taon. Gusto pang umutang ulit. Kailan ba, kung tama itong akin tanong ha, when do you stop the bleeding? When do you decide to stop the bleeding? Na yung utang mo hindi mo nabayaran, uutang ka ulit, and then uutang ka ulit, and then baka naman ikay malagay na sa komunoy ng utang, hindi ka na makaahon. Tama yan, napakaganda ng tanong na yan. No? Ang basehan yan talaga, number one, tanungin mo kung talagang profitable pa ba yung negosyo. Siyempre naman, kung tayo nagpapatakbo tayo ng negosyo, kailangan kumita siya. Walang nagpapatakbo na gusto malugi. Pero may mga iba talaga dahil na una, naawa talaga sa kanilang mga empleyado, kaya nilalaban pa rin nila. And then number two, sige, kung naawa kasi empleyado mo at ayaw mo talagang ipakawalan sila, maglagay ka ng time limit. Sasabihin mo sa sarili mo, hanggang 6 months, okay, 3 months, 6 months, 9 months, dapat maglagay ka ng limit. Pag lumagpas pa sa time limit at di pa rin bumabangon, siguro it's time for you to call it quits. When you say call it quits, itigil mo yung ginagawa mo. Pero ibig sabihin, hindi ka titigil. Mag-uumpisa ka at maghahanap ka ng uling panibagong negosyo para makabawi ka.
Ako, babalik ako dun sa sinabi ni Chinky kanina, yung tungkol dun sa bye-bye muna sa mga shopping na hindi naman masyadong mahalaga. Diba? Eh, kailan naman ba dapat mag-shopping? Alam mo, parati, lalo na sa, syempre, kababaihan yung mga mahilig sa sale. Alam niyo naman, wala namang problema sa sale. Mm. Ang problema, meron bang budget pang sale? Oo. Di ba yun ang problema naman? Meron bang budget pang sale? Si Ate Nora, halimbawa, ayan, alam mo, lagi yan sa mga grocery stores, kapag 50% off, 80% off, hala, sige, kulimbat. Minsan, kahit hindi naman kailangan, kinukuha ni Ate Nora kasi nga, 80% off eh. Tama ba yung ginagawa ni Ate Nora na yan? Alam mo, Ate Nora, ito naman, ano eh, wala namang problema, uulitin ko ha. Pag ito lang, ito yung good news and not so good news of sale na lang para mas mabilis. Mm-hmm. Ang good news ng sale is this, hindi, ang bad news ng sale is this, kahit may sale, pag wala kang pera, hindi ka dapat bumili. Yan ang bad news. Okay. Mm-hmm. Ang good news ng sale is this, okay, kahit walang sale, ha? Pero pag meron kang budget, pwede kang bumili. Kasi the issue is not the opportunity. The issue hindi yung may pagkakataon na maka-discount ka. Mm-hmm. The issue is may pambili ka ba? May pambayad ka ba? Mm-hmm. Lalo na, di ba, Kuya Ted, eh, kailan natin hihintayin na magkaroon ng sale ang tuition fee? Oo nga, no? Lawa so, ibig sabihin, hindi na natin na-endwal ang ating mga anak. Oo nga, may punto, no? Si Chinky. Kasi din naman, to be more pragmatic about it, Chinky, yung kakayahan mong gumasta, talagang depende nga din sa kakayahan mong kumita. Yes, oo. So, sa ngayong panahon nga na hindi pa tapos ang pandemya ito at di mo nga alam kung saan tayo dadalhin ito, mm-hmm. baka magandang masagot mo rin yung tanong na marami ngayon nakikinig sa atin, mm-hmm. right? Lalo na yung working yeah. from home ng mga mothers, yung nasa online business na, no? Mm-hmm. Ito na nga ang ginagawa mm-hmm. nila. Sa ngayon, ano ba, paano ka kukuha ng lakas ng loob na dagdagan ang puhunan mo? Kailan ka mag-decide na dagdagan ang puhunan mo so dagdag din yung utang mo? Mm-hmm. Paano kayo? Mm-hmm. Kaya nga, ang kailangan po ngayon, after na magbawas ng gastos, ang next na diskarte po natin, maghanap ng additional income. Mm-hmm. Yan ang susunod na ano natin, diskarte. Mm-hmm. Kaya nga, yun nga, sinabi mo, start a business, or if not naman, alam mo, Kuya Ted, at saka DJ Chacha, at ang mga taong nakikinig, no? Pwede kayong mag-start ng negosyo na kahit walang puhunan. Mm-hmm. Number one, ang pwede mo ibenta yung kakayanan mo. Start yung online work, yung work from home. Mm-hmm. Like for example, kunyari, magaling ka sa graphics, designs, video editing, magaling ka sa social media posting, social media marketing, or transcriber. Alam mo, ang dami pong additional income. Halimbawa po, yung buong team ko po, Kuya Ted, ay 40. Yung 40 na staff ko, lahat naka-work from home yan. So, yung video editors ko, 8. Yung copywriters ko, mga 4, 5. Tapos, may mga social media. So, lahat sila, nasa bahay lang, kumikita sila. At itong pinakamagandang balita, ang pinakabata kong nagtatrabaho para sa akin ay 13 years old. Wow. Itong 13 years old na ito, gumagawa lang siya ng mga ano, yung mga images, ang mga cartoons, images na ginagamit ko sa YouTube channel ko. Mm-hmm. At bayad siya ng 7,500 to 15,000 mm-hmm. pesos per month depende sa load ng work niya. Mm-hmm. Alright. So, yun ang pwedeng dagdag din na trabaho kung yun ang kakayahan mo. Work from home. Oo. Ngayon, doon sa mga ang sitwasyon ay may pera naman sa bangko pero sadyang napakaliit ng interest ngayon sa bangko. Mm-hmm. Kung sakasakali ba, anong negosyo na safe ngayon? Hindi ho ito pagkonsulta kay Master, ha? Parang ang tanong ni Baby, ano, patutulugin na lang ba sa pera ang bangko? Kikita naman sa bangko, but you know, sa bangko ho kasi, pag kayo'y naglagay ng pera, ngayon pusok dula ng baba. Mm-hmm. No? May dahil, mm-hmm. So, paano yon sir? Ito ho ngayon, tanong ng ating mga nanonood sa atin. Yung may kaunti naman, saan kaya maaring dalhin ang pera? Alam mo, Kuya Ted, yung mga tao naman may kakaunti na puhunan, no? Pinakauna maganda, pasukan yung negosyo ngayon, 2021,
definitely is pagkain. Ang pagkain di nawawala eh. Siyempre, food is life, 'di ba? DJ Chacha. Yes. Oo. Lahat talaga mahilig talaga kumain. So, ang maganda niyan, pwede kayong mag-baking, 'di ba? Pwede kayong magluto ng mga banana bread, graham crackers, mga ganun. So, pwede niyo ibenta 'yan. Mag-trial muna kayo noon. Ang kagandahan po kasi niyan, pagka sa bahay kayo nag-umpisa ng negosyo, walang pwesto, mababa puhunan. 'Di ba? Mm-hmm. Just in case walang benta, walang lugi. Diba? That's number one. So, magbenta kayo ng pagkain. And then, aside from that, ang pwede natin gawin sa pagkain is magtanim. Agriculture is one of the best right now. Kasi whether we like it or not, sa agriculture po, eh, malaki din po ang opportunity. Lalo na, yung ano ah, Kuya Ted at saka Didi Chacha, yung growing industry ng mga plantito at plantita na dating mga halaman na hindi pinapansin. Ngayon, pinapropagate lang sa backyard. Ngayon, pwede mo na ibenta ng 500 to 1,500 to 3,000 peso. That's a second opportunity. Third, ang pinakamaganda pa rin opportunity na pwede umpisan is reselling ng mga tinatawag na health products. Kasi ang mga tao ngayon, very health conscious, vitamin C, anything, yung mga equipments. Kaya nga, di ba, may isang yung mask na ginagamit ng karamihan ng tao, talaga ang lakas nila magbenta, mga face mask. Kasi ang kagandaan yung consumable. Kailangan mo palitan. At last but not the least, ang pinakamaganda na opportunity ngayon para lumago negosyo mo, kailangan online. Yun ang apat na kailangan natin tingnan ngayon. Alright. 2020. Okay. Doon lamang sa graphics mo kanina, baka ma-misinterpret ng mga nanonood sa 1PH, no? Kasi ang sabi mo nga, kung maaari mag-engage kayo, kung kaya mo rin lang naman, di ba, yung business online ng pagkain. Yes. Pero pero lumabas doon sa graphics mo, bawasan ng sobrang pagkain. Hindi, yun naman po dapat ang isang diskarte para sa mga taong nagtitipid. Mm-hmm. Ang pinakamalaking gastusin talaga ngayon sa panahon ngayon, okay, sa totoo lang, is pagkain. Yes. Di ba yung mga, hindi nga tayo kumakain sa labas, uh-huh, pero panay naman online delivery natin, mm-hmm, panay mga pagbili ng pagkain. Okay, sige. Ito last question na lang ito kasi araw-araw ho naman ating kapiling. By the way, kung kayo po yung may katanungan kay Chinky, feel free to call us up, send us ano bang email address natin? Meron ba tayong email address? Actually, yung pinakamadali ay magpadala na lang sila sa Radyo 5 Facebook page, mm-hmm, ng mensahe, private message, or okay, kaya sa Facebook page ko. O di kaya naman pwede rin sa text line natin ipadala yung kanila, okay, mga katanungan for Chinky. Mamaya din po, I'll announce yung email address. Ha? Kasi ang email ko kasi, Chinky, is www.walakongemail.com. Okay? Okay. Anyway, ito lang. Apo, kasi araw-araw ho naman si Chinky natin mga kasama dito, no? Chinky, doon sa mga ang negosyo o trabaho ay non-essential na tinamaan ngayon, no? Example, mga alahas. Mm-hmm. Di ba non-essential yan ngayon sa mga panahon ito? Oo, at yung iba din ay hindi, kumbaga hindi ganun ka-importante ang kanila pong negosyo sa mga panahong ito. Yung mga na nag-ano rin, di ba? Nag-re-retail ng mga non-essential goods. Yun. Saan pa rin maaring ilagay ang pera? Pero medyo hawig doon. Meron ka pa naisip na hawig doon sa negosyo ngayon. Kung di mo kaya sagutin yan, pwede sagutin mo siguro bukas. What do you think? Yes. Para sa mga tao naman na gusto lang mag-invest, no, na pakitain ng kanilang pera na kaysa natutulog, ang right now, ang nakikita ko talaga, no, ang pinaka safe, at the same time talaga may good track record, no, sa lahat ng mga investment ngayon based on the statistics over a period of 3 years na pinita lang ko, ayok pang mag-endorse technical lang ang banggitin. Ito po yung pag-ihig sa pag-ibig fund po. Mm-hmm. Sa pag-ibig fund, meron silang tinatawag na MP2 program. Mm-hmm. Sa halagang 500 lang po, 500 pesos, pwede na kayong mag-invest. At based on statistics to, again, hindi ko sila ini-endorse, mm-hmm, sa ano to, ang kanilang growth last year po, nasa almost 7%, 2019, mm-hmm, 7%. Hindi ko lang pa nakikita yung datos ng 2020. So imagine mo, compared to the bank, ilalagay mo yung pera mo, 1% after tax, 0.5 na lang. Dito, 7% tax-free. Tax-free yung ano na makukuha ninyo. So, para sa mga tao may mga milyon or let's say may mga daan dibo na iiwan nyo lang for a period of certain time, dito na lang kayo sa ano, pag-ibig tingnan nyo po. Okay.
Okay, we will have to check it out. Ha? Okay, so kung ano ho naman ang guarantee na yung pag-ibig ay magiging matamis at hindi aasim kinalaunan. Okay? Tama? Tama, may Chinky. Tama. So, Chinky, salamat sa iyong panahon. Ha? And again, ito ho ang ating unang episode po ng Chink Time sa ating pong programa. Mamaya po, we will announce to you ang ilang pong mga paraan. Kung kayo may katanungan o humingi ko kayo ng advice kay Chinky, so sapin po ng kaperahan. Yan, tama bang word ko, kaperahan? Tama, tama. Opo, para ho maihatid natin yan kay Chinky tomorrow and sa mga araw pong darating. Just a few words from Chinky. Alright, Chinky? Maraming salamat po at Kuya Ted and DJ Chacha sa pagkakataon na ito. Araw-araw nyo na kami makakapanyam dito sa time. So, kung gusto nyo pang matuto tungkol sa kaperahan, sundan nyo na lang ako sa aking social media account, YouTube, Facebook, at TikTok. Maraming salamat po. Okay, it's Chink Time with Chinky Tan sa Radyo 5, Ted Vailon, DJ Chacha.